Hi guys! Hello! Welcome to my channel, Bella Macolet. For today's vlog guys, pag-uusapan natin yung naging kasal ni Sarah Geronimo at ni Matteo Gudicelli. Plus yung bodyguard nila guys, bodyguard ni Sarah Geronimo na nagsumbong kay Mami Divine. Kaya medyo nagkagulo yung araw ng kasal ni Sarah Geronimo. So yun nga guys, si Kuya Bodyguard, yun nga guys, nagsumbong si Kuya Bodyguard kay Idol dun sa panununtok daw sa kanya ni Matteo Gudicelli nung araw ng kasal nila ni Sarah. Si Kuya Bodyguard kasi ang nagsumbong kay Mami Divine, which is mami ni Sarah Geronimo, dun sa nangyaring event. Hindi pa daw sigurado si Kuya kung kasalan nga daw yun. Basta sinumbong niya kung nasaan yung si Sarah Geronimo, nasan location ni Sarah Geronimo. Sinumbong niya rin na pinapauwi na sila ng driver, so may iwan si Sarah. Yun ang sinumbong niya kay Mami Divine. Syempre si Mami Divine sumugod dun sa location ni Sarah Geronimo kung nasaan man siya. So yun nga, doon na nag-start yung gulo. Ayan, nagkasuntukan daw doon, ganyan. Hinawakan daw yung bodyguard dito ng mga bodyguard ni Gudicelli, ganyan. Tapos, ganun yung version ni bodyguard, Kuya Bodyguard, nung nagsumbong siya kay Idol Raffy Tulfo. Kagabi guys, merong lumabas na isa na namang version ng story guys. Galing to sa relationship counselor ni Matteo tsaka ni Sarah. So, ka-church nila to guys and kaibigan nila. Ang sabi niya sa statement niya, wala namang lang suntukan nangyari. Pero nagkagulo kasi si Mami Divine daw sumisigaw ng traitor kayo, traitor ka, and gusto niya sampalin si Matteo. Ayan, ganun yung version naman nito. Tapos guys, etong umaga lang naglabas na ng statement si Matteo Gudicelli sa Instagram account niya. So eto guys yung statement niya. Ayan, kaya na lang magbasa guys. Guys, ayun yung statement niya. Sinabi niya dyan na walang nasuntok, walang panununtok na naganap. So, galing po yan kay Matteo Gudicelli. So, hindi natin alam kung sino na naman dito nagsasabi ng totoo. Si Kuyang Bodyguard ba na nagpatulpo o si Matteo Gudicelli guys. So, meron na naman kasunod tong story to, panigurado. Sure yun na meron na naman part 2 itong story na to. Para sa newlywed kay Matteo siya kay Sarah, best wishes sa inyong dalawa. Stay in love. Sana ayos niyo na yung gusto niyo kay Mami Divine. Sana masuyo niyo na si Mami Divine. Ngayon, mainit pa yung ulo niyon, pero for sure naman pagdating ng panahon, mahanap niya rin sa puso niya na patawarin kayo. So, sa mga parents nga pala dyan, guys. Sobrang nalungkot ako dito sa story ni Sarah kasi 31 years old na siya. Ayaw pa siya pakawalan ni Mami Divine. Ayaw pa siya mag-asawa. Sinasabi ng iba na dahil daw sa pera, kasi nga breadwinner si Sarah. So, siya yung bumubuhay sa family niya. Ang hirap kasi sa atin minsan mga Pilipino, guys. Nasa kultura natin, kaya hindi ka rin naman masisisi. Pero, guys, pag naging parents ka na, sana isipin mo rin yung magiging kapakanan ng anak mo, hindi yung gagawin mong investment yung anak mo, like pag-aralin mo, gagastusan mo, tapos after sisingilin mo. Parang mali naman yata yun. Pero hindi ko naman sinasabi guys na hindi tayo dapat magbigay sa mga parents natin, pero syempre meron tayong mga buhay din na dapat i-priority. So, yun lang guys. Thanks for watching. See you po sa mga next video namin. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe to my channel. Plus the notification bell para updated ka every time na may bago akong upload ng video. Yun lang po. Thanks for watching. Bye!